Hapon po, ayan po. Ito, sobrang dilim po dito sa lugar namin. Oh, ayan. Yung lugar na po dyan, sa unahan, yan po ay lugar ni Labiansi at ni Carla. Yung barangay Masalong-Salong at saka barangay Tarom. Kung mapansin nyo po, napakalakas po ng ulan dito kasi oh, sobrang dilim. Oh, ayan. Tumidilim na po ang lugar. No? Itong lugar namin. No? Magkadikit lang kami ng barangay dito ni Carla. At ito nga, oh, nagbabadya ang ulan at makita mo sa kabundukan, no? Ayun na, sobrang itim na po doon sa lugar na to. At ito papunta sa amin dito, ayan na po. Oh. Ayan, siguro dinig niyo na po yung buhos ng ulan. Oh, ayan. Ayan na. So, mahirap ito yung lugar namin dito ni Carla, mga kapatid, mga kalingap. Eh, itong mga buwan, no, madalas po ang ulan. Ayan, kita nyo na. Bubuhos na po ang ulan at isa yan sa mga nagpapahirap po, no, sa mga naninirahan dito, no, sa Mercedes kung saan yan, nandito sila Carla, sila Biance. At ang nakakatakot pa dito itong lugar nila Biance at Tabindagat, so kailangan talaga mailipat yan sila. At least naman sila si Carla nailipat na po sa malayo na sa dagat, pero siyempre pag tag-ulan, ayan, pag umuulan talaga mahirap, no? Hindi ka makakalabas ng bahay, hindi ka makapagtrabaho. Ayan, lumalakas na po. Huh? So, ayan po. Dito po yan, oh, makita nyo po, nakikita nyo po dun sa dulo. Andyan po ang barangay nila Carla, yung Tarum. Madilim po, no? Sobrang dilim at napaka, makita mo yung lakas ng ulan. No? Natatakpan yung bundok sa buhos ng ulan. Ayan, papunta na po dito yung sa amin. At ito, ayan, nagbabadya na rin po yan, pabuhos na rin po. Oo, ngayon po ay alas 4 ng hapon, pero makita mo, akala mo ay alas 6 na dahil nga sa sama ng panahon, no? Makulimlim. Ayan, sana naman maayos lang sila si Carla dyan, no? Ingat sila si Carla. Oo, at siyempre tuloy-tuloy ang buhos ng ulan, no? Sana naman tumila na, pero kaninang umaga po umulan na rin. Tapos bandang tanghali, uminit. Pero ngayon po hapon, alas 4, ganito na po ang panahon. Buhos na po ang ulan. At ito nga, binablog natin yung kaganapan. No? Sana naman maayos at sana tumila din kaagad. Kasi alam nyo naman, di ba, nakakatakot din pag sobrang lakas ng ulan. Yung baha. Anyway, yung Kalakarla kasi na lugar, mataas yun eh. Hindi yun abuti ng baha. Hindi lang kagandahan, kapag umuulan nga, hindi ka makakagalaw, no? Sa loob ng bahay ka lang. At lalo pa ngayon na si Carla ay nag-i-enroll at ang pasukan nila sa July 22 na. So dapat yan, eh, lagi na siyang nag-asikaso, no? Para doon sa Tarom, pwede na siyang bumaba, papunta ng Dait para asikasuhin yung kanyang pag-i-school. Pero kung ganito nga ang kalagayan ng panahon, yung sitwasyon, eh, napakahirap po, lalo na ho dito sa lugar nila ni Carla. Ang hirap mag-commute kasi yung jeep, napakalayo. Mag-aabang ka, tapos kung umuulan, siksikan. At doon sa lugar nila ni Carla, kasi kapag malakas ang ulan, bumabaha. Kung matandaan ninyo yung tulay na ginagawa na na-vlog ko, hindi pa rin po tapos hanggang sa ngayon. Kaya mahirap. Sus ko po. Madilim, maulap ang kalangitan, makulimlim. Ayan. Oo, sana maayos, no? Tumila at gumanda ang panahon, pero ilang araw na, ilang linggo na ganito. Tuwing hapon bubuhos ang ulan, sa umaga madaling araw nabuhos ang ulan. Ganito, no? Tag-ulan na ho talaga siguro dito sa lugar, no? Dito po sa Mercedes, bayan ng Mercedes po kami. So sana ang kagandahan ng pag dito sa lugar na nila Carla, no, dapat may service ka talaga. Oo, dapat kahit na tricycle or sasakyan, no. At siyempre masaya rin tayo din si Papa James naman, eh, lagi yan ang susundo, no, kasi ano yan, atitsundo si Carla, no. Siyempre hindi yan pababayaan ni Papa James, oh, kung saan siya pupunta. Susunduin, ihahatid. Yun, para naman madali ang biyahe at safe. Yan po.
So tuloy-tuloy pa rin po ang buhos ng ulan. Yan, madilim na po. Yan. So ayan, ay ilaw na yung mga solar lights dito sa kalsada dahil pag dumidilim, umiilaw na po yan. Yan. May dumadaang mga motor. Kaya ito ang isa sa mga disadvantage dito sa aming lugar pag umuulan. Although mahangin, tahimik, pero pag umuulan, yun, wala kang ibang magawin sa loob ng bahay. Hindi ka makakilos at sa ganitong area kasi mga kalingap, mga kapatid, malamig. No? Kasi, yan, kita nyo naman, kakahuyan, wala pa mga building dito, kaya malamig po ang panahon. Yan, buhos po yan, no? Basta makita nyo po yan, yung lugar na yan dyan, yan po yung Tarum. Andyan po ang bahay nila ni Carla. Kasalukuyan pong inuulan. Kahit dito sa amin, yan, ulan. So, nandito lang tayo. At hindi tayo makakalabas sa bahay. Pahinga. Manonood lang TV. Yan. Pero sa katulad kay Carla kasi, kailangan niya ngayon, marami siya dapat gawin. Pasukan na kasi. So, pagpasukan, di ba, asakasuhin mo yung mga gamit mo. Yung dapat na gagawin mo sa boarding house mo, yung iba pang kailangan, diba? So, dapat itong mga time na to sana walang masama ang panahon. Kasi kung ganito, hindi ka talaga makakilos ng maayos, lalo na't malayo man si Carla sa Dait. Napakalayo nila. Pag galing sa kanila, papunta sa Dait, mag-jeep ka ho. Mga isang oras mahigit. Oo. Isang oras mahigit. Madali lang kung mayroon kang sariling sasakyan. Kasi nga hindi naghihinto-hinto at mabilis ang takbo. Pero kung wala, abutin ka ng siyam-siyam din. Kasi ang jeep ho, panay ang hinto. Oo, kaya napakahirap. So yun lang po ang ating update, no, mga kalingap. At siyempre, napanood nyo naman siguro yung Albay Edition, yung pagsakay nila ng all-terrain vehicle, no, ATV. Nasakay sila at doon sa mga nagtatanong kung sila na ba, panoorin nyo nila yung mga video, no? Sabi nga ng iba, nakikita sa kanilang kinikilos na talagang sila na. Silang-sila na talaga. Siyempre, di na kailangan sigurong umamin pa yan. Kasi yung mga kanilang hawak kamay, yung kanilang yakapan, yung kanilang samahan, talagang sila na sila. Magkasintahan na talaga sila. Sa mga nagtatanong, hindi na siguro kailangang sagutin. At sa mga basher din, pasensya na, wala na kayo. At andyan na si Papa Jones talaga, kay Carla. So muli po mga kalingap, mga kapatid, no, isang mapagpalang gabi at maulang araw. Maulang gabi na naman ito. Thank you so much po. No? Ito po ang kalagayan dito sa aming lugar. No? Barangay ni na Carla, grabe ubos ng ulan. Abot po dito sa amin. Salamat po. No? Isang mapagpalang araw sa ating lahat. God bless. Mabuhay.